Welcome back to Jam's Journal. Na-miss nyo ba ako, guys? Kasi ako, na-miss ko kayo. Matagal-tagal din ako hindi nakapag-vlog. And I'm really, really sorry. Marami kasi akong ginagawa lately, lalo na sa work. And yung schedule is hectic talaga. As in, sobrang kulang sa tulog. Kaya hindi ko rin maisim itong vlog. So, eto ako ngayon, nagbabalik. At meron akong gustong i-discuss sa inyo. And this is very exciting. So, ayun na nga guys, hindi na ako mapapaligoy-ligoy pa. In this vlog, I'm going to share or give you some tips kung paano ako nabawasan ng 10 kilos in 2 months na walang exercise. Mga tao na madalas kong kasama, like yung mga ka-team ko, sa office, or dito sa bahay, mga kapatid ko, hindi nila gaano kita yung changes kasi nga naman araw-araw nila ako nakikita. Pero yung mga hindi ko madalas makasama tapos bigla akong makakasalubong sa daan or sa office, bigla sasabihin, uy, medyo nabawasan ka. Anong ginagawa mo? Ganyan. So, ang nakakataba ng heart. Nakaka-sobrang saya. Ayun. So, ayun. What's my turning point? Bakit bigla na lang ako nag-decide or bigla ko lang naisip na, uy, kailangan ko na magpapayat, kailangan ko ng seryosohin to. Ayun, kasi unang-una, sorry, may cordy ko talaga kasi ayoko magkamali sa mga sasabihin ko. So, ayun, insecurities, number one, insecure, the old self. Totoo yan. Kasi, lagi ako nag-check ng memories ko sa Facebook, tapos nakita ko na, ano ba yan, sa throwback na lang ako pala, sa throwback na lang ako sexy, sa throwback na lang ako confident. So, parang naisip ko, may mali. Dapat kailangan mabalik ko tong confidence na to. So, hindi na ako makabili ng mga free size na clothes kasi mahilig akong mag-ikot-ikot sa market-market, sa fashion market. And dami-dami mga cute na mga kung ano-ano doon. Hindi ko siya mabili right away kahit mura. Tapos gusto ko kasi parang iniisip ko, ay, baka hindi magkasya sa akin. So, ayun. Isa yun sa mga frustration ko talaga. Tapos, ayun, not confident enough. Totoo yan, na parang pangit na pangit ako sa sarili ko. May mga times na iniisip ko na okay lang mataba, maganda naman ako. Pero, kadalasan talaga, wala. Lagi akong down. Kasi, feeling ko, ang laki-laki ko na masyado. Pangit-pangit ko. Ganun na kalala yung feeling ko. Kaya, kailangan ko na magpapayat talaga. Major reason kung bakit decided na ako magpapayat talaga is yung health ko. Kasi, kung kilala niyo ako personally, ayun na nga, na-LOA ako or leave of absence sa work ng 5 or 6 months. So, ayun, health issue. Kasi nagkaroon ako ng GERD, fatty liver, tapos gastroenteritis. Nagkaroon ako ng procedure na endoscopy ako. So, ayun, madami ako naging sakit. Tapos, lagi pang masakit ang ulo ko noon. Lagi ako inaatake ng migraine. Ayun, sugar, hindi naman ganun kataas yung sugar ko, pero parang papunta na siya doon. Which is, ayoko talagang mangyari. So, i-prevent na lang natin kaysa mangyari pa niya ba. Ayun. Health issue isa din sa mga dahilan kung bakit gustong-gusto ko nang pumayat. So, nakabalik ako ng work nitong February 18, 2019. Gulat na gulat yung mga office mates ko, pati yung mga teammates ko. Parang, ang laki na inilaki ko compared sa last year ng 2018. Though 2018, talagang malaki na ako. Tapos, lumaki pa talaga ako nitong 2019. So, parang na-frustrate ako na ganun na wala. Ganun na talaga yung nangyari sa akin. So, kailangan kong i-challenge yung sarili ko. Kailangan kong gumawa ng way kung paano ako mamomotivate na pumayat ulit. Ang naisip kong paraan para mamotivate ako i-challenge din yung mga ka-team ko or yung ibang friends ko sa office. So, gumawa kami ng sarili version namin na Biggest Loser. Ayan, so, ilan ba kami? Ako, Liza, Joy, and Marga.
So, four kaming candidates ng Biggest Loser. Eh, yung mga yon, palaban yon. Alam kong ipupush nila ng ipupush. Lalo na si Joy na malaki na rin yung ipinayat niya. Si Glyza na tambay ng gym. Si Marga na nagpa-pound. So, parang ako, ano activity ko? Ano kailangan kong gawin para lumaban sa kanila? So, yun, nag-start kami ng aming Biggest Loser Challenge noong March 5. Nag-weigh-in kami noon. And then, 85 kilos ako nun, guys. Tapos, mamaya later on, malalaman nyo kung ilang kilo na lang ako ngayon. Naging agreement namin nun, pababaan lang ng timbang para hindi na masyadong complicated. So, kung sino yung pinakamaraming nalunos, ayun yung winner. Tapos, kung sino mananalo, bibigyan namin ng 1,000 each. So, kapag winner ka, meron kang 4,000. Tama ba? Yeah, meron ka 4,000. Meron pala akong hindi na-mention na kasali din sa challenge. Si Janine, na isa din friend namin. So, bali 4,000 pa rin yung mapapanalunan kasi kapag nanalo ka, hindi mo na muna bibigyan ng 1,000 pa yung sarili mo, di ba? So, yun. To continue, nag-research ako, nagbasa-basa ako, nag-check ako sa Google, sa mga Facebook groups, sa mga weight loss, kineme, ganyan. Tapos natagpuan ko si low carb diet. Natagpuan ko si LCIF, low carb and intermittent fasting, at saka si keto and intermittent fasting. So, ayun, right there and then March 5, nag-start ako ng low carb intermittent fasting. Okay? Totally, tinanggal ko yung rice intake ko, bread, pasta, or kung ano pang carbs yan. Mga ex ko na yan. Simula noong March 5, hindi ko na tinake yung mga yan. Sweets, iwas na iwas din. So, noong mga panahon na yon, parang madalas kong kainin ay gulay. After few days, nararamdaman kong nahihina ako. Tapos, inisip ko talaga, sabi ko, parang may mali sa ginagawa ko kasi bakit dapat hindi ako nanghihina kasi dapat ginagawa ko to para sa health ko. So, nagbasa-basa pa rin ako, nag-research ako. Doon ko na natagpuan si ketogenic diet. So, keto and intermittent fasting. Meron akong sinilihan na group ng mga tao nagki-keto. At itong group na to is super duper supportive. Walang mga nagbabash, walang trolls, dami nilang sinishare na recipes dun sa na group. Basta, napaka-supportive nila sa isa't isa. Kung pwede, isishare ko yung link ng group na yon sa information box kung gusto nyong mag-join. Marami kayong matututunan dun, guys. Before we continue, just a disclaimer, guys. I am not an expert. Hindi ako doctor, hindi ako dietitian, or kung ano-ano pang hindi ako nutritionist or whatever. Ang sinishare ko ngayon ay yung experience ko lang. So ayun, based on my research, ketogenic diet is high in fat intake and low carbs. So hindi porket sinabing high fat, eh puro taba lang kakainin mo. You can eat a lot of meats, eggs. So, ako, ang kinakain ko everyday is, ayun nga, more on karne, baboy, manok, beef, basta meat. Kahit anong klaseng meat. At kahit anong klaseng lamang dagat. Kahit anong klaseng fish. And then, sa mga gulay naman, limited lang ang pwede. Ang pwede lang ay yung mga green leafy vegetables. So, ayun guys, basta meat lang ako ng meat, as in, walang carbs. Favorite ko spaghetti that time, or hanggang ngayon, ginawa ko na siyang X. X is na sa akin ang pasta, ang spaghetti, carbonara, para lang mapush ko tong diet na to. And then, yung sweets, napaka-limited na intake. Kasi hindi ko siya maalis-alis sa akin kasi ewan ko, love na love ko talaga yung matatamis. Pero, ang ginagawa ko, this is not advisable sa mga nagsastart pa lang sa keto. Pero para sa akin, para lang hindi ako ma-deprive, at least once a week, nagmamatamis ako.
para lang masabi na, ah, okay, nakatikim ulit ako, and then, ayun, I'm good na. Like last week, naghalo-halo ako. This week, hindi pa, pero I might, pero kung kaya ko namang hindi na rin siguro. Dito March, first few weeks ng diet ko, nakakapag-intermittent fasting ako. Ang ginagawa ko ay 16-8. So, 16 hours na fasting na walang food intake. As in, tubig lang and black coffee. Pwede rin ang green tea, kaso hindi talaga ako mahilig sa tea. Ayun. So, water and black coffee lang sa fasting hours. Sa fasting time na 16 hours. And then, 8 hours akong kakain na low carb pa rin, na puro ano lang, mga meat and eggs. Ganun lang yung ginagawa ko for the first few weeks. Pero kasi, bigla nag-change yung schedule namin na medyo hindi na consistent yung oras ng lunch. Iba-iba talaga, so mahirap mag-set ng... So, bilang may changes nga sa schedule ko or schedule namin sa work, hindi na ako nakakapag-intermittent fasting kasi sobrang hirap nga niyang timingan. So, kumakain ako regularly, pero low carb pa din. Puro meats and eggs lang ako. Hindi rin ako nakakapag-workout kasi nga mahirap talaga eh. Kumbaga, kunwari, first day pasok namin 1 a.m. to 10 a.m. Tapos yung second shift namin eh 10 p.m. to 7 p.m. So, sobrang dikit ng oras ng out namin at yung oras ng pagpasok namin sa gabi. So, napakahirap iset ng intermittent fasting. So, sa ngayon guys, hindi ako naka-intermittent fasting. Kumakain pa rin ako regularly. Pero, low carb pa rin. So, ayun. Going back dun sa challenge namin, Biggest Loser, nag-weigh-in ulit kami noong April 5, and fortunately, I won! Ako yung nanalo. So, napas sa akin ang tumataginting na 4,000 pesos na naipang-shopping ko na at naipang-bayad na ng kuryente namin. So, yun. I lost 5 kilos, guys. 5 kilos ng pagkikito from March 5 to April 5. Hindi na masama, diba? Kasi sa wala. 5 kilos is such a big thing. Promise. Sobrang ikinasaya ng puso ko nung nakita ko yung weighing scale na from 85, pumapatak ng 80 grams. So, ayun na nga. From March 5 to April 5, nabawasan ako ng 5 kilos na sobrang hindi na masama, diba? After nun, tuloy-tuloy yung diet. Naka-low carb pa rin ako. Nag-sweets ako once a week. Again, experience ko lang ha. Hindi ko ni-recommend na mag-sweets kayo kasi hindi talaga siya allowed sa pagkikito. Personal preference ko lang yon para hindi talaga ako ma-deprive. So, ayun. Continue pa rin yung ganun ginagawa ko. Hindi ako, guys, madalas magtimbang kasi ayoko ma-frustrate. Ganun kasi tinatawag na non-scale victory. Doon na lang ako nag-base. So, hindi ko man madalas makita ang timbangan, nagbabase na lang ako sa mga old clothes ko na ipamimigay ko na sana, pero kasya pa pala sa akin. So, parang stop ko muna yung pagbigay ng mga damit na yun kasi pwede ko pa nga siyang gamitin. So, ganun. Kasi yung iba, every week or everyday natitimbang na ikinalulungkot lang nila kasi nga parang akakili nila wala nangyayari, wala nababawasan. So, ayun yung iniiwasan ko. Kaya nag-focus ako sa non-scale victory ko. So, fast forward. May 5 na. So, di ba nga sabi ko ayoko nang titimbang kasi ayoko nang frustrate. Ngayon, since May 5 naman na, 1 month na simula nung huli ako nagtimbang. So, ayun, punta kami ng tingi ng friend ko, si Bianca. At, fortunately, pag-check ko ng timbang ko, guys, it's amazing. From 80 kilos, 75 na lang ako. 75 kilos. Hindi ko alam kung ano nararamdaman ko noong mga panahon na yun. Mataba pa rin ako, guys, pero
10 kilos, sobrang laki na nun. Hindi katulad nung, ang dami ko nung na-try na diet before, nag-slimming pills pa nga ako, hindi naman nag-work, meron din akong 30-day challenge na kung ano-ano. So, ayun, sa keto lang pala ako uubra. Imagine, big thing na yun talaga, 10 kilos in 2 months. That's amazing. Wala pa yung exercise, guys, kasi hindi ko talaga maisingit sa schedule ko. As in, pag-uwi ko, bagsak na ako. Kaya talagang ipinupush ko na lang yung diet kasi nga hindi talaga ako makapag-workout or exercise. Ang pinaka-workout ko na or exercise ay yung paglalakad ko sa umaga, pagbaba ko ng jeep, pagkapag nag-commute ako. Ayun na yun. Kaya pinipilit kong huwag nang bumalik sa carbs. Kasi, eto na eh. Nasimulan ko na eh. Bakit ko pa ititigil, diba? Ituloy-tuloy na natin to. Just a piece of advice, guys. Bago nyo simulan yung keto, kung na-inspire man kayo sa akin, eh, i-assess nyo muna ang sarili nyo. Kaya nyo ba? Yan, una-una. Pangalawa, ayun, wala bang magiging complicated sa inyo, sa katawan nyo. It's better na magpa-check up kayo sa doctor nyo. Magtanong kayo ng mga bagay-bagay, itanong nyo kung ano yung mga magiging apektado kapag tinday nyo itong diet na to. Ayun, kasi kaya tayo nagda-diet para mas maging healthy, hindi para maging risky. Okay? Sana may natutunan kayo sa akin. And pasensya na, guys, kung hindi masyadong marami yung information na naibigay ko about ketogenic diet kasi nga hindi pa ako ganun ka-super duper knowledgeable. Yung alam ko eh konti pa lang, pero alam kong marami pa akong matututunan. So if I were you, i-visit mo na lang yung group kasi marami dong active, marami dong matagal na nagki-keto, meron dong mga 2 years na sila and it's still working. Ayun. So, para magkaroon kayo ng idea kung paano talaga ito nag-work. Bukod sa ideas na na-share ko ngayon. At kung nagustuhan niyo yung vlog na ito, don't forget to hit like, comment, and share. Kung gusto niyo siyang i-share sa mga social media accounts mo para marami pa tayong ma-inspire na mag-diet. At, ayun, kung meron din kayong suggestions about future vlogs or kung ano mang kakinemihan, comment nyo lang, guys. At kung hindi pa kita subscriber, you may hit that subscribe button. And kung gusto mo din ma-notify every time na mag-upload ako ng bagong video, you can also click that bell button. Thank you so much for watching Junk's Journal. I'll see you next time. Bye. Good night.